Ma'am, pwede po mag-request about po sa mga antas ng wika from M43. Ayan, teachers, try nating mabilis. Pag-aralan natin ang antas ng wika, Filipino subject. So, sa antas ng wika, may dalawa tayong tinatawag na formal at deformal or informal. Sinabi nating formal, ito yung mga wika na kilala o ginagamit ng nakakarami sa lipunan. Ito ang standard na wika na natutunan natin sa paaralan. May tatlong uri ng formal. Ito ang pambansa, pampanitikan, pansemantika o panretorika at pantechnical. Kapag sinabi natin pambansa, ito yung mga makikita natin sa dictionary na literal meaning, standard. Hindi sila matatalinhaga. Walang ibang meaning kundi galing sa diksyonaryo. Pangalawa ang pampanitikan, pansemantika o pangretorika. Ito naman ay mga akdang pampanitikan, mga makikita sa panitikan, mga tula. Ito yung mga matatalinhaga. Halimbawa, sabihin natin sa pambansa, ang ina ay pambansa at ang pampanitikan ng ina o pansemantika niya o pangretorika o sabihin natin matatalinhaga, tulad ng ang ina, di ba? Yan ay ilaw ng tahanan. Kumbaga sa pampanitikan, ilaw ng tahanan. Pero sa pambansa, ang gagamitin na salita ay ina. Number 3 is pantechnical. Ito naman yung mga agham at matematika na hindi na isinasali sapagkat lalong hindi mauunawaan. So, ibig sabihin lang nito, mga scientific name, hiram na tayo ng salita. Pero ngayon, di ba, yung iba talaga sinasalin, pinipilit. Pero mas mauunawaan talaga kapag ginamit natin talaga yung tunay na pangalan. At ang tawag natin doon ay mga pantechnical. Dumako naman tayo sa deformal or informal. Pag sinabi nating informal, ito yung mga karaniwang ginagamit sa araw-araw. Normal days, araw-araw na komunikasyon, at may tatlong uri ng informal. May lalawiganin, kolokyal, at balbal. Pag sinabi nating lalawiganin, ito yung mga taong naniniraan sa isang particular na lugar o rehiyonal. Halimbawa, ambot sa Imo, Inang, na ibig sabihin mga pang-region. So, halimbawa, sa Pampanga o Manyaman, Malagu. Pero punta tayo sa Bicol, ano ang mga salita doon? So, Magayun, Mananit. Yan ay mga halimbawa ng mga lalawiganin. Pangalawa, ang kolokyal. Ito naman yung araw-araw na ginagamit na nagkakaroon na ng modifikasyon. Halimbawa, pagkaltas ng titik or mga pinaikli. Halimbawa nga, mayroon o meron ka ba dyan? Basta nagkaltas na, nagkakaroon na ng modifikasyon, that is a kolokyal. Number 3, ang balbal. Ito naman yung mga salitang kalye at pinakamababang antas ng wika. Tandaan ha, pagdating sa balbal, ito yung mga pinaikli o pinahaba. O yung mga salita ng Becky, yung mga daan, pinababaligtad ng mga salita, etneb. Basta yung mga bago ngayon trend at mabilis ring mamatay. Mabilis ring mamatay, ibig sabihin, hindi na nagagamit na wika. Sa una lang trend, tapos magtatagal, nakakalimutan na. Yan ay mga balbal. Pagsakalikalya. Ulitin ko, antas ng wika, meron tayong formal at deformal. Pakibasa na lang po dahil madali lang. Ingat!